nandito na naman ako mga ka-teach para mamahagi sa inyo ng mga simpleng kaalaman about Japanese treasure hunting. Kaya pinamagatan ko itong Japanese treasure, lecture and guide at nandito na tayo sa pang number 30. Design ng mga tunnel na may mga laman. Kaya ito ang pag-uusapan natin sa content na ito. Saan ba ito mahanap at gaano kalalim? Kung saan mahahanap natin, lalo na sa mga giveaway ng tunnel mga ka-teach, giveaway deposit niya. Kaya halina at sabayan niyo na ako nang sa ganoon madagdagan ng inyong kalaman pagdating dito mga ka-teach sa treasure hunting. At dito tayo sa number 1. Kung mapapansin ninyo, nandito ang ginawa kong illustration. Kung saan, naka-letter Y ang tunnel niya mga ka-teach. Pag mga ganitong plastada at na-discover ninyo sa pagukay ninyo, lalo na nasa paanan siya ng bundok, ang entrada niya. Side by side yan mga ka-teach, ibig sabihin, malaking tunnel ito. Pag mga ganitong disenyo, simula sa kabilang entrada or entrance, medyo malayo-layo yan mga ka-teach, abot yan ng mga 60 meters to 100 meters. Pero ang layout niya sa ilalim or underground passage, nagsalubong yan papunta dito sa intersection niya. Simula dyan, medyo malalim-lalim yan, pa-slant. Pagdating dito sa intersection, madalas may portal cover yan mga ka-teach. Ganon din dito sa entrance niya. Balikan natin yung entrance niya, dalawang entrance. May mga harang yan mga ka-teach na malalaking bato nakatakip dyan. Ayan. Pagdating ninyo sa gitna, dito sa intersection niya, may harang pa rin yan mga ka-teach na malaking bato or mga matitigas na simento. Ayan, yung tinatawag na mortar cement. Para pag binumba sila ng mga sundalong Amerikano gamit ang pagbumba sa aeroplano sa mismong area ng tunnel nila, hindi basta-basta yan guguho mga ka-teach. Lalo na nailagay na nila ang mga deposito sa ilalim. Pag ganito ang sistema sa tunnel ninyo mga ka-teach, ang target nito malaki na nandito sa ilalim. Pero pang bunker design talaga ito mga ka-teach. Kung gusto niyo maghanap ng deposito, bantayanan ang area na ito. Dito at saka sa kabilang kanto. Yung mga kantuhan na yan, lalo na malayo-layo pa ang tatakbuhin ito papunta sa deposito simula sa intersection niya. Ayan, intersection kasi nagsalubungan nga ang dalawang daanan hanggang nag-isa siya papunta dito sa target. Dito ang mga spot deposit yan mga ka-teach or giveaway niya. Bantayanan ang kantong ito, isa, dalawa, tatlo dyan sa area na yan. At dito tayo sa pangalawang illustration natin. Kung mapapansin ninyo, nandito ang ginawa kong illustration na pa-X or style letter T siya mga ka-teach. Nako, pag ganito ang tunnel na mabuksan ninyo sa ilalim, lalo na at medyo mataas ang pagka-tunnel niya mga ka-teach at nag-bounce dito sa kabila. Siguraduhin na ninyo birahin ang depositong ito sa gilid niya. Halimbawa ito yung intersection na natamaan ninyo. Pagtingin ninyo sa kabilang side, may daanan. Mamitay ng ibang kulay. May daanan, may daanan, may daanan at may daanan. Kahit dito man lang ang nabuksan ninyo, huwag na ninyo diskubrihin ang kabilang side kasi kung dadaan kayo dito at babalik kayo doon, tatagos kayo sa exit mga ka-teach. Sayang-sayang lang ang pagod ninyo dyan.
ang babantayan agad ninyo ang area na ito. Simula sa pagpasok ninyo, intersection. Madalas open ito mga katiits, ang area na yan, open yan. Pwede na kayong dumiritso dito sa kabilang side. Papunta dyan. At papunta rin dito sa kabilang side. Pero isa man dito sa area na ito mga katiits, dead end, putol yan. Or hindi ito sa kabila. Lalo na inabot na ito ng mga 25 meters. Palagay natin 10 to 25 meters. Pagdating sa dulo, putol. Ganon din sa kabila. Nako, huwag na kayong magpakapagod mga katiits. Unahin ninyo ang area na ito sa kanto niya. Ayan. Kung wala man dyan sa kabilang kanto, dito yan sa kabilang kanto mga katiits. Yan. Nasa kanto yan ng intersection. Yung apat na kanto na yan, bantayanan. Pero kung wala yan sa mga detection sa gamit ninyo, ibig kong sabihin, ilocate ninyo ang area na mga kanto sa dalawa, apat yan. Pag walang detection dyan mga katiits, birahin ninyo ang gitna. Nasa gitna ang mismong deposito. Subalit, base sa experience ko, nasa kanto talaga mga katiits. Nasa 100% ito na nasa kanto. Ang gitna niya nasa 80% lang mga katiits kung pagbabasihan natin sa mga experience ko. Ibig kong sabihin, malaking posibilidad na nasa gilid ang deposito. Gamitan lang ninyo ng mga detector ninyo or mga locator. Kasi ang tipong klaseng deposito na ito mga katiits, nasa 12 feet under lang. Pag nakuha na ninyo ang intersection na yan. Ayan. Mamit ng ibang kulay. Itong intersection na ito. Nasa kanto, 12 feet lang yan. Under mga katiits, pag natumbok ninyo, down kayo dyan sa ilalim, 12 feet lang yan. Halimbawa, kung dito man siya sa gilid, nandito ang signal ng locator ninyo, i-down lang nyo pa ilalim, 12 feet lang yan. Ganun lang ang pagtumbok niyan mga katiits. Yan ang number 2 natin. At dito naman tayo sa number 3 natin. Ganito yan. Medyo pahirapan ang ganitong klaseng tunnel mga katiits. Lalo na sinundan ninyo ang loose track, drip siya. Pagdating sa unahan, down na naman. Drip na naman. Down na naman. Drip na naman. Pag ganitong mga design na pagka-tunnel mga katiits, bantayanan ang mga line mine ito. Ibig kong sabihin, bago pa man kayo makatama ng isang deposito, mayroon ng patibong yan or trap. Kung hindi man sliding boulder na galing sa taas, mga bomba yan mga katiits. Pag ganitong disenyo niya na parang nag-ikis-ikis, ganyan-ganyan. No? Ganyan. Ngayon, ang gagawin ninyo mga katiits, lalo't dumiritso na kayo sa dulo. At napapansin ninyo, medyo malalim-lalim na yan. Aabot na ng 120 feet. Nako, balikan ninyo ang mismong ibabaw mga katiits. Ibig sabihin, sukatin ninyo ang gitna. Papunta dito, 60 feet yan. At papunta dun sa kabila, 60 feet din. Sukatin ninyo ang gitna at bumalik kayo sa pataas. Ibig kong sabihin, pag nasukat na ninyo yan, pabalik kayo dyan. Taas. Yan ang area na ilocate ninyo. Lalo na sa unang pa-curve. Ayan, yung nag-curve. Bantayanan ang area na ito mga katiits. Dahil meron at meron talaga mga deposito na nilalagay nila dyan. Kung hindi man sa unang pa-curve, pwede dito sa pangalawang pa-curve. Ayan. Pero depende pa rin sa lalim yan at ilang curve yan. Pero ganun pa man, meron at meron talaga mga target na nilalagay dyan sa mismong nag-curve yan. Hindi yan malalim mga katiits, 7 feet, 9 feet lang sa mismong daanan. Drip kayo sa dingding. Pag drip nyo sa dingding, mga 2 metro, sabay mag-down na kayo, 7 feet, 9 feet. Kung abot yan ang mga
gamit ninyo mga katits tulad ng mga metal detector, lalo na pang malalima na kaya niya kasi dikitan ang depositong ito. Kung may mga accurate long range locator man kayo, nako, malalaman rin ninyo yan dahil malakas ang signal sa area na yan. Yan ang mga deposito sa ganitong pagka-pattern ng tunnel niya mga katits. At hindi bababa yan, simula sa taas ng 36 feet under to 45 feet under pag mga ganitong letter S na no, zigzag na tunnel. Meron at meron talaga yan, sinisiksik sa gilid. At dito tayo sa kabila, ito naman ay L-type mga katits. Ayan, kung mapapansin ninyo. Pero pag mga ganitong tunneling mga katits, medyo malalim-lalim talaga ang down nito. Abot ito ng 36 feet to 45 feet. 36 feet to 45 feet under ang down nito. Straight down yan. At pagdating ninyo sa ilalim, sagad na, napansin ninyo, biglang lumambot ang kabilang side. Nako, ibig sabihin, nag-i-L na yan. Magdi-drip na kayo sa gilid. Ngayon, pag-drip ninyo, medyo malayo-layo na ang na-drip ninyo. Abot na yan ng 9 meters, 7 meters. At patuloy pa rin siya. Nako, balikan ninyo ang kanto na ito mga katiits. Ayan. Dahil pag ganitong mga klaseng tunneling na L-type, meron at meron talagang nilalagay na deposito sa kanto niya mga katiits. Ayan. Kaya ang mga ibang treasure hunter, lalo na't Japanese, yan muna ang inuuna nila mga katiits. Dinudukot nila yan habang nagtatrabaho ang mga Pinoy papunta doon. Hanggang dyan, hindi alam ng Pinoy, may mga kasamaan ang Hapon na katiwala niya. Yun ang binibira nila itong kanto na ito. Ayan, mayroon at mayroon nangyayari mga katits. Kunwari, nag-overtime ang ibang kasama niya. Yun pala, instruction yun ng Hapon. At pagdating dito sa area na ito, pinapababayaan muna, pinapalipas ng ilang linggo hanggang buwan. Parang wala pa rin mga katits. Pero mayroon na silang target na naka-schedule na dudukutin. Dahil malapit lang ito sa mismong tunnel na pael. Ibig kong sabihin, hindi magkalayo ang dingding nito sa mismong deposito. Malayo ng 3 meters mga katits to 4 meters. Simula dito sa gilid, papunta sa target. Kaya tipong dudukutin yan mga katiits habang nagtatrabaho ang ibang kasamahan papunta doon. Kunwari, magpapalaki sila dito sa area na ito dahil lalagyan ng mga gamit. Sabihin lang na nga po, nalagayan ng gamit. Mag-iksi sila dito ng mga 2 meters, 6 feet. Nako, ibig sabihin, 3 feet na lang, makukuha na ang mismong deposito. Yun lang ang masaklap mga katiits, lalo na walang alam ang may-ari ng lupa na ganun na pala ang tirada ng financier na Hapon. Ayan mga katits, meron akong narinig na ganyan na dinukot pagdating ng gabi. Ayos sa pang number 5 natin mga katits. Ayan. Pero bago natin itong pisan, dahil medyo mahaba-haba ang content natin, gagawin na lang natin itong pinaka part 2 natin mga katits. Ayan, abangan na lang ninyo bukas ang simula number 5 hanggang number 12 mga katiits. Okay, maraming salamat mga katiits. See you tomorrow sa pagtatapos dito sa simple content natin ito.